Sinong dakila? Sinong tunay na baliw? Sinong mapalad? Minamahal kong mga kapatid, bata pa tayo hanggang ngayon, malinaw na malinaw sa atin, all of us are blessed. And we claim it. Lahat ng tao, tayong lahat, ikaw, ako, lahat tayo'y mapalad. Palapakan natin ang bawat isa sa atin. At napakaraming dahilan para tayo makumbinsi na ikaw at ako, ano man ang ating katatayuan, all of us are blessed. Indeed. Maraming dahilan. At pipili lang po ako ng tatlo. Una, we are all alive. Buhay na buhay tayo. And God has given this gift, gratuitous gift of life. Hindi naman natin ito hiningi, kusang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya kahit anong katatayuan natin sa maraming pagsubok at problemang ating kinaharap, tingnan ninyo, 2022 na tayo ngayon. Bukas, araw ng mga puso. Ngayon ay February 13. Buhay at malalakas pa rin tayo. Dahil ang Diyos, Siya'y nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Palapakan natin ang Diyos na ito. Pangalawa, bukod sa binigay sa atin ng buhay, pagbalibalik ka rin natin ang mundo, mahal tayo ng Diyos. Misa nakakagilty, kahit tayo pasaway, kahit ang dami nating nagagawang kasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos eh. Grabe. Kahit minsan tayo nakakalimot sa Kanya, eh, mahal pa rin Niya tayo. Kaya, tanggapin natin na ano man ang mangyari, mapalad tayo. Bakit? May Diyos tayong lubhang nagmamahal. Pangatlo, kahit may mga pagkakataong tayo nakakalimot, ang Diyos na ito, patuloy ang Kanyang pagbibigay ng mga biyaya. Sa mabuti't masama, sa mayamat mahirap, sa nag-aral at hindi, sa matalino't mangmang, dumadaloy ang mga biyaya. Mapalad tayo. Saan ba galing yung salitang mapalad? Sa salitang palad. Sa ating mga kamay, dumadaloy, dumadaan. Pag tumanggap tayo ng mga biyaya, mapalad tayo. Kahit sino man sa atin, we must be convinced and we claim it. Lahat tayo ay mapalad. Palapakan natin ang Diyos na ito. Batiin ninyo ang inyong katabi, sabihin nyo, kapatid, mapalad ka. 1, 2, 3, kapatid, mapalad ka, malapad ka, malapad ka. Naku, patay kang bata ka, lumapad na. Mapalad, malapad, iisa ho yan. Kapag marami tayong biyayang natatanggap, mapalad at malapad ang biyaya ng Panginoon. Amen. Ang ebanghelyo at mga pagbasa ay makatutulong sa atin para lumalim ang ating pagtingin sa pagiging mapalad. Kung tayo mapalad, isabuhay naman natin ang ating pagiging mapalad. Prove
that we are so blessed indeed. Ang ebanghelyong ating napakinggan sa ebanghelyo ni San Mateo, ito po yung sermon on the mount, yung 8 beatitudes. Sa San Lucas na ating narinig ngayon, sermon on the plain. Malimit natin itong marinig. Mapalad kayong mga dukha. Mapalad kayong mga nagugutom. Mapalad kayong mga tumatangis. Sa isang pagtingin, parang mahirap paniwalaan. E di kayong mga dukha at mahirap at tumatangis at nagugutom. E di ito bang mga sawing palad sa mata ng mundo? Ang tawag dito, beatitudes. And what's the meaning of beatitudes? Blessedness. Or in a deeper sense, eternal happiness. Sinong dakila? Sinong tunay na baliw? Sinong mapalad? Tingni ang mga nagugutom. Tingni ang mga dukha. Tingni ang mga nananangis. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Makinig kayo. Bakit sila nagiging mapalad? Every now and then, siguro tayo'y nakakaranas din ito. Sa buhay natin, tayo'y nagiging dukha din. Minsan tayo nagugutom, hindi lang sa pagkain. Marami tayong kinauuhawan at kinagugutuman. Bakit nagiging mapalad ng mga taong ito? Sapagkat wala silang inaasahan kung hindi ang Diyos. That's the main point of the gospel for today. Naranasan natin na walang-wala. Naranasan natin, lalo tigit yung mga nagkasakit diyan, hindi lang ng COVID-19, na halos mamatay na. Naranasan natin na para bagang pwede tayong mamatay at mawala anytime. Pero naranasan din natin na sa mga sandaling iyon, tumawag tayo sa Diyos. Diyos ko! Diyos ko! Huwag mo akong pababayaan. At ang mga taong tumatawag sa Diyos at ang inaasahan ay kundi ang Diyos, sila ang mga taong mapalad. Palapakan natin ang Diyos na ito. Masakit bang tanggapin? May binanggit po dito na ang sabi, ngunit sa mga aba ninyo, aba, ang kabaliktaran po ng mapalad ay sawing palad. Sawing palad kayong mayayaman. Ngayon, sawing palad kayong mga busog ngayon. Sawing palad kayong mga nagsisitawa ngayon. Anong ibig sabihin nito? Makinig kayo. May mga pagkakataong sa buhay natin at ito'y karanasan natin. Bakit baga ang katotohanan kapag tayo umaangat at nasa tugatog ng tagumpay, minsan tayo nakakalimot sa Diyos. Kapag nagagawa na natin ang lahat na parang tayo nagiging Panginoon at Diyos ng ating buhay, wow, ang galing ko. Wow, ang yaman ko na. Wow, I'm so powerful. Wow! Unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. At ito'y paalala sa atin, hindi masama ang umangat sa buhay, pangarap natin ito. Hindi masama ang maging mayaman, biyaya ito ng Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng maraming pera. Kung ito'y pinaghirapan natin,
at pinagsikapan natin tapat at totoo, ang masama ay ito, ang mahirati sa pera. Ang mahirati sa kapangyarihan. Ang mabaling sa yaman ng mundo. At guilty po tayo dito. Minsan may mga tao, in one way or another, baka tayo yaan, halos ipagbili na ang tangal at puri at dignidad para marating lamang yung tagumpay na sinasabi at layaw at kayamanan. Ito ang sinasabi ng Panginoon, saba ninyo. Ang tanong, paano magiging mapalad ang mayayaman? Kapag umangat na sa buhay at nagtagumpay, ito po ang mensahe ng Panginoon. Kapag ikay umaangat, huwag mong kalilimutan na dapat itapak mong iyong paa sa lupa. Kapag tayo nagtatagumpay, huwag naman tayong sobrang yabang. Palalo. Kapag maraming blessings tayong natatanggap, magbahagi. Tumulong. May mga tao, kahit mahirap at mayaman at anuman ang estado sa buhay, kapag nahirati sa kayamanan at kapangyarihan, nagiging baliw. Lumalayo sa Diyos. Ito pala ang paalala ng Panginoon. Mahirap intindihin, pero ngayon nauunawaan natin sinong dakila, sinong tunay na baliw, sinong mapalad. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ako, ikaw, kayong mga narito sa simba na nakasubaybay sa ating Facebook Live. Paano natin susuriin? Ako ba'y talagang totoong mapalad? At sinasabuhay ko ba ang aking pagiging blessed bilang mga anak ng Diyos? Sinabi ng kaibigan kong pari, ang isa daw sa panuntunan ay ere, makinig kayo. Pagising mo sa umaga, anong kauna-unahan nasa isip at puso mo? Ano kaya yun? Bago ka matulog sa gabi, anong nasa isip at puso mo? At sa buong maghapon, ano kaya ang lagi mong nasa isip at nasa puso? Kapag puro pera, 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 there's something wrong. Mababaliw tayo sa buhay na ito. Minamahal kong mga kapatid, we claim it. Lahat tayo mapalad. Buhay tayo. May buhay tayo. Mahal tayo ng Diyos. Patuloy ang biyaya. Bumubuhos umaga't gabi. Isa buhay naman natin ang pagiging mapalad by doing the will of God. Sinong dakila? Sinong tunay na baliw? Sinong mapalad? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, palakpakan natin ang Diyos nito.